teacheth Christ, he is ordained. For the leaders of this people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Therefore the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows, for everyone is a hypocrite, and an evil doer, and every mouth speaketh folly. For all this is anger is not turned away, but his hand is stretched out. For wickedness burneth as the fire, it shall devour the briars and thorns, and shall kindle in the thickets of the forest. They shall mount up like the lifting up of smoke. Through the wrath of the Lord of hosts is the land darkened, and the people shall be as the fuel of the fire. No man shall spare his brother. And he shall snatch on the right hand and be hungry, and he shall eat of the left hand, and they shall not be satisfied. They shall eat every man the flesh of his own arm. Sabay-sabay. Manasseh, Ephraim, and Ephraim, Manasseh. And they together shall be against Judah. For all this, his hunger is not away, but his hand is stretched out still. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. We pray sa inyong mga paggabay, Panginoon sa amin, as we handle and study this chapter, Panginoon, second part ng 9. Nakita namin last time, Panginoon, yung pangako about the Lord Jesus. But ngayon naman po ay balik siya sa katigasan ng ulo ng mga Israel na pwede namin i-apply sa amin ngayon. Minsan matigas ang ulo namin. So I pray, Panginoon, na yung warning sa amin ng yung mga salita, Panginoon, ito po ang aming i-heed, take heed, Panginoon, makinig at matuto, Panginoon. At maintindihan na mas maganda palang sumunod minsan kahit mahirap, hindi maintindihan yung ginapagawa nyo, ang dahilan niya, but I pray na again kayo pong magkataas ng salita, Panginoon, but especially tulungan niyo po, Lord, kami sa mga gantong pagkakataon, matuto kami, Panginoon, sa iyong salita, hindi kami maging matigas ang ulo, Panginoon, at lalong di namin kayo bastusin, Panginoon, ang inyong mga kautosan, malinaw naman. Kailangan po, Lord, again, maraming salamat sa mga blessing of the past days and weeks, Panginoon, but I pray especially ang blessing na inyong salita, Panginoon, pagkatuto dito at pagsunod dito ang aming kasiyahan, Panginoon, at itaas at gawin, Panginoon. So, kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good evening po sa lahat. Title po ngayon ito, again, matindi nga po, no? Mamaya na ibang gawain. Nasabi lang eh. Pag nag-preaching time na, wala na mas importante pa dito, amen? Amen. Actually, kahit nagkakantaan pa lang, unless importante talaga yan, walang problema. Title po nito ngayon is, kung napansin niyo po yung buong binasa natin, may isang phrase na paulit-ulit dyan, no? Ang title po nito is, tinayin ko na lang dyan, but God's hand is stretched out still. Okay, sabi dyan. Ang kamay ng Diyos, yung His dyan is yung Diyos, no? So, ang kanyang kamay ay, ano yung stretched out? Introduce ko na lang kasi una ko ito nakinig sa mga preacher din. Parang, ewan ko siguro, may natin na silang conference. Pare-pareho sila ng take dito. Pero pag nung binabasa ko, iba eh. So, ang take nila dito, sabi daw, yung Diyos daw, galit na galit daw siya sa Israel, pero his hand is, nabanggit ko na ba ito dati? His hand is stretched out still daw, ibig sabihin, habang pinapalo kita, parang gusto kitang alalayan. Ang ganda naman talaga tingnan, di ba? Ang ganda pakinggan, at yun, may tama, totoo rin. Yung kaso, sa context dito, hindi ganun eh. Ang sinasabi dito, nakakita ka na yung pinapalo, sino ang gusto ng sampulan, mga anak ko? May hangin ba kayo? Anong, ako nga hangin. Bilis pa ako ang hangin. Minsan pag galit na galit ka, di ba? Ako ba, bilis. Sino ang sampulan natin makulit recently? Si Peter ba? So kasi pag... Meron ding mga ano dito, passages na ganun din, parang ganun. Tingnan na nga natin. Stretch
stretch. Lahat po ganun ang ibig niya sabihin. Pero may sinasabi sa Bible yung parang niriri... Alam niyo yung ano po? Saan ako malino naman? Peter, ligal ito. So yeah, paulit-ulit po yan sa Isaiah 5 and then sa 9 nga, no? Paulit-ulit tatlo and then sa Isaiah 10. So lahat po yan, laging galit ang Diyos daw at yung kanyang galit, ano yung turn away? Ibig sabihin, kasi nga po, kahit po lalo mga magulang po kasi mahal kayo niyan eh. Naintindihan niyo ba yung mga bata? So hanggat maaari, pag napalo, okay na. Kaso nga, problema, yung ibang bata, nangaasar pa, di ba? Lalo pag hindi malakas, kaya pag mamalo kayo, siguro doon yung malakas, bakit pa kayo namalo? Tatawanan lang kayo ng bata, di ba? Kaya itong mga ito, minsan napapalo kong malakas kasi ganun, paulit-ulit, minsan kasi salita lang. E ayaw pa rin. Anong gagawin ko? Kaya pag di pinalo mo ganyan, talagang gumagano ka, di ba? Ayun, yun. Ibig sabihin, galit na siya. Tapos, naka-stretch out pa yung kanyang kamay. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin, nakahanda pang pumalo. Yun, yun. Hindi yun stretch out still na gusto kitang alalayan. Yun ang sinabi ng mga pasto na narinig ko. Pero again, ganoon, nakakinig nila kung saan yun. Pero dito po, kaya, again, ang title natin, nabanggit ko na ba? God's hand is stretched out still. Subtitle, warning to those that are hard-headed and weak. Ano ba yung nagayon dyan? Basta yung matigas ang ulo and proud. Okay? Kasi, kaya ka makulit, ayaw mo makinig kasi prideful ka eh. Yun lang yun eh. Nakikinig ba kayo? Dito na kayo, dito Stephen. Tama-tama ka dito. Peter, doon ka. Natago kayo dyan eh. Yan, Peter. Stephen, dito ka. Ray, dito ka. Nasaan na siya, no? Ha? Ano ngayon? Alam ko, hindi naka... Dito ka, Ray. Nasaan si Richie? Ayun. Hey, Ray. Okay, okay, may bigla. Kasi tinataon natin kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ngayon para matuto tayo. Mabait man ba masyado yung nanay nyo? Napapalo ba kayo? Ikaw, Mark. Ikaw, Prince. Ikaw, Francis. Well, parang... Okay, start tayo ah. So, like doon. So, basta warning ito sa mga matigas ang ulo. Alam niyo naman kasi yan eh. And sabi ni sa Jeremiah, sabi doon, hindi ba ang aking mga salita ay parang ang tawag dito? Hammer and fire. So, ganyan ang gamit na salita. May tamang galit, may gamit dyan. Kasi ibang preacher, hindi na ginagamit, kaya hindi sila na ikinabang. So tayo, sanggat maaari, hindi ko gusto sumisigaw, kaso kailangan eh. Buti ko, napakabait niyo, hindi kayo makabasag ng ipis. Hindi kayo makapatay ng pinggan, di ba? Tama ba yan? So ngayon, hindi ako mag-withdraw kasi... Isang kailangan din natin. Amen? Parang last Sunday, yun din ang ating team. So, makikita nyo gano'ng katigas ulo nito sa chapter lang na to. Okay? Though actually, yung review niya ulit natin yung ating ano, Isaiah. Kasi may paulit-ulit na team dito. Of course, matigas yung ulo. And then, pero may natitira, di ba? Yung remnant. And then, yung isa sa mga title natin po, yung about the judges, sasayaran. Madadaanan po ulit natin yun. Naalala nyo po yun. Ang tagal ng aking ano. Ano yung una natin? Sige nga. Ano yung una?
Reason. Reason with God. And then next, ayun na tayong restore the judges. Hindi nyo pa rin kabisado, ako din eh. O, yun nga, no? So, and then, sa two, where is man to be accounted of? So, siyan siya dapat sukatin. Next is Jerusalem is ruined. And then, for the, dito naman ngayon, mag-Israel muna tayo. So, alam nyo na yung pagkakaiba, di ba? Israel, buo dati yan, 12 tribes dati yun, pero nahati sila sa katigasan ng ulo ni Solomon, tsaka yung anak niya, si Rehoboam. Nahati po yung 10 tribes sa taas, Israel, ang tawag sa kanila, and then sa baba na, Judah. So, itong panahon po ni Isaiah, hindi pa natatalo, hindi pa nagagapi, hindi pa na-exile yung mga nasa taas ng Israel. Pero malapit na. Parang tatlong hari na lang ata ma-exile na sila. So kaya Jerusalem is ruined, and then for them that are escaped in Israel, ito na yung sinasabi natin na may hindi naman sila lahat eh. May mga natira. Kaya nga yan, tinitingnan ko na naman kayo, ito bago na naman, sana magtagal. Kasi nakita ko yung mga naglalakad dati, nagtapat yun, pinilit nila, kaso wala. Bandang huli, kinapos. And then ito na, oh. Sa 5, burning anger over the favored that's gone wild. Then sa chapter 6, Lord, this a touch thy lips. So ito yung calling na Isaiah. And then the Lord himself shall give you a sign, believe it. Ito na naman yung virgin, no? Then Isaiah 8, among my disciples. So again, nandun yung tema na hindi lahat na nasa church, maayos. So sana nga, dapat naman eh. May chance, ikaw yung sumunod sa Diyos. Then last week, light and peace when Jesus rules. Yun na yun. So, kaya ito yung first part dito. Yung, nireview ko kasi parang hindi ko masyadong na, ano yung, ano. Pero nabanggit ko ba yun ng, ano, yung itong everlasting father? Kasi iba ginagamit yan eh. Kaysa si Jesus daw yung father. Hindi siya father. Eh, ba't yan? Sabi dyan eh. Yung son eh, yung binigay, wonderful counsel of the mighty God. Sino yung father? Si Jesus. Pwede ba yun? Ang pansinin lang natin dyan, ito yung sabi dyan, His name shall be called. Okay, so merong common obviously kay Jesus tsaka sa Father. Okay, pero hindi sila isa na walang pinagkaiba. Merong pinagkaiba, of course, isa Son, isa Father. Then the Prince of Peace dyan tayo nag-focus last time. No? Sabihin, isa nga, pag si Jesus na yung nag-rule, napakaganda nun, may kapayapaan, and then, ano yung sabi nyo kasi dyan? Last, the light, ibig sabihin, may linaw po yung ating pinaggagawa, may direksyon, napakahusay, napakaganda nun yung pag si Jesus na yung rule. Kaya wag po tayo ngayon sa panahon natin, so may mga gandang pamalakad ng gobyerno kumpara sa iba, pero meron pa rin kasinungalingan. Kaya last week din, no, yung, ano yung nabanggit kong dalawang bansa, yung China tsaka US, di ba? Parang China, gaya-gaya. Eh, pati yung kalokohan, nagaya din. So kasi nga, walang Diyos sa China. Sa US naman, historically, Christian yan, pero pa-decrease ng pa-decrease. Okay, so walang perfect dito, hintayin natin kay Jesus. Pero hanggang ngayon, nabanggit ko na last week, di ba? Pwede natin gawin at least sa ating maliit na community, sa una pamilya nyo, and then sa church especially. Yun ang panalangin natin. And then, yun ang pag-focus tayo, the zeal of the Lord of hosts will perform this. So hindi mangyayari yung ayaw mo sa Kanya, wala kang gagana-gana, mag-aral, makinig. Kasi may makikita kang pangako ng Diyos, mangyayari kaya sa akin yun? Naisip niyo ba yun? O lagi? Di ba? Lalo na sina, ano ba? Diba? Pangako ng Diyos, isang taon na akong naglilingkod sa Diyos. Lingkod na ba yan? Magtapat lang tayo, amen? Tayo mainip. And then magtapat, tuloy-tuloy. So pero dapat maayos din. Yan yung magiging team na naman natin ngayon kasi talaga iba sa atin, medyo matagal na, natamad-tamad na yung iba, parang feeling niya siguro, parang okay na ako. Ang hirap, no? Pero kaya yan. Gawin niyo silang inspiration yung mga bago. Amen. Hindi kayo makakitaan ng katitisuran. Amen? Amen. Meron pa rin yan, kaya anyway. Ayun, so ngayon, sisihin natin, sabi dito, the Lord sent a word to Jacob and it had lighted upon Israel. So again, ang title natin is
God's hand is stretched out still. Subtitle, warning to the people. Yung mga hard-headed, yung matigas ang ulo, at mga prideful people. Kaya ka hindi sumusunod kasi prideful ka. I-reflect nyo sa sarili nyo. Yun ang dapat mawala, yung pride. Okay? Tingnan natin dito. So ito na. May ang salita daw ng Diyos ay sinugo. So paano sinusugo yan ng panahon nila? Ngayon text na lang eh. Nung panahon nila, yung mga post office tuloy, yung mga ginamit din niya yung post sa Bible eh, di ba? So, sila ay hinahatid ng messenger. Nakakabayo. Kaya yung next ano dyan is, it hot lighted upon Israel. So, hindi lang ilaw yung light na yan. Yung light dyan is bumaba. Kasi sa mga meaning ng light, okay? Sabihin, umalis ka doon. So, yung sabihin, nag-landing sa Israel. Ngayon, Jacob Israel, isa lang, di ba? So, yung sabihin, pag ang salita ng Diyos napunta sa'yo, anong gagawin mo doon? Ano dapat? Intindihin, sundin. Okay? Tingnan natin ang nangyari sa Israel. And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitants of Samaria, that say in the pride, ayan na, and stoutness of heart. So, yung Ephraim, Samaria, ito po ang yung northern kingdom nga, Israel, no? So, malakas dyan, ang capital niya, Samaria, Ephraim po yan. Israel yan. So, malalaman daw. At ang description sa kanila, sila ay prideful, mayabang. Isa sa mga description dyan, alam natin yung pride, pero stoutness of heart, mataba. Ang taba ng puso nito, ha. May iba-iba minsan meaning niya, either mapagmahal, pero minsan, mayabang. Okay, sinong mayabang dito? Taas kamay. Sinong walang kayabang-yabang? Ayan, tingnan natin ngayon. Sabihin ko na sa inyo, yung di sumusunod, mayabang yun. Amen? Amen? Amen. Ano kayo niya? Ito daw yung sinasabi nila. Okay, paano masabi? Gano'ng kaya kayabang to? Ito sabi nila, the bricks are fallen down, but we will build with hewn stones. Ano sabihin nun? Sabihin kasi, pag hinusgaan ka lang Diyos, isa sa mga hinusgaan nyo, yung mga bahay nyo, either yung mga magandang ano nyo, yung walls, di ba? Gawa yun sa bricks. Matibay yun, di ba? Pero, pag pinusgaan ka lang Diyos, nasira ng kalaban nyo, ano kayo? Di talo. Tanggal ang yabang nyo dapat eh. Masabi nyo, oh, sige, okay lang yan. Nasira yan, mas gagawa pa kami ng mas matindi. Naintindihan nyo? Hewn stones, ibig sabihin, talagang hindi lang basta bricks. Mas malalaki. Di ba? Mas matibay. The sycamore are cut down. Kasi ganito po yan, pag nag-agera, yung mga puno nila ay pinuputol. And then, ginagawa rin nilang wall yun, ginagawa nilang defense. No? So, matibay yun. Kaso, nasira na. Ano sabi nila? But we will change them into cedars. Sino mas matibay, sycamore o cedars? So kilala yung cedar, lagi yan sa Bible. Matibay, basta yun, matibay, matigas. Ano sabihin nun? Kung sinasabi nila, sige, pinagalitan mo ako ngayon, sige, lalo pa akong mas matitindi ako, parang ganun. Parang pinalo mo ako ngayon, sige, lalo akong di makikinig. Nakakuha nyo ba? Ang tigas ng ulo, di ba? Kasi pinarusahan na po sila eh. Yun ang pangako ng mga prophets. Sige, magloko-loko kayo. Sumamba kayo sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong makinig. Papaluin ko kayo. Hindi lang palong sapwit yun. Ibig sabihin talaga na maraming namamatay sa kanila. Nangyari na pala ilang beses yun. Paulit-ulit. Sa halip na makinig, matakot sa Diyos. Naku. Huwag tayo, hindi na naman nakinig. Mangyayari naman. Huwag na nga tayong gumawa ng kalokohan. Dapat ganun eh. Pero kahit sa atin ngayon, mga bata, napalo na, napahiya na, ano ba? Anong gagawin? Lalong titigas. Yung iba, ganun. Lalong gagawa ng kalokohan. Tama ba yun? Papakita mo, mas matibay ako sa'yo. Alam mo, tigas-tigas mo dyan, ha?
Yun ang Diyos ba yan? Ganun po yung ginagawa nila dito. Hindi pa tayo tapos. E sana nakukuha na natin. May pagpatigasan ka ba sa Diyos? Pero marami sa atin ganun. Hindi mo lang sinasabi. Minsan, same instruction, paulit-ulit, ganun ulit. Ano ba yung mga instruction? Magbasa ka ng Bible. Mag-church ka, maaga. Napaka-basic yan eh. Paano ka matututo? Hindi ka nag-church. Diba? Kung babasa po ako, buti nga kung talaga naman. Talaga ba? Kaya mo, ikaw lang magbabasa? Kaya ko, pero hindi ganun. Hindi ka tulad dito. Kaya in-instruct tayo mag-church. Diba? Not forsaking the assembly of ourselves together. Ano ba? Mga simpleng instruction eh. Ano ba? Kasi na, basic, magbasa, magpray. Mag-attend. Maaga, maayos. Ang damit, maayos. O yan lang. Kailangan mong paulit-ulitin yon. Babae, nakapalda, maayos, hindi maikse. Hindi labas dito, labas dito. Itago mo lahat. Lalaki, ganun din. Lalo nakakahiya tayo pag tayo nasabihan ng mga bakla nun. Mapakita mo legs mo, ano yun. Simpleng instruction yan. Gupit. Wala pong pampagupit eh. Mag-ipong nga, tabaho ka kasi. Iba talagang ayaw talagang pagupit. Kasi mukha daw totoy pag ano, poging-pogi ka nga pag ganyan. Gusto mo yung mga Koreano, mamang tanga dun. Napangit nun. Ang bakla eh. Iba, kaya ganun. Ginagawa nila, maiksing-maiksi talaga kapag humaba. Sulit ka na nun, pagupit ulit, hindi masyadong mahaba. Ano ba? Ano yung mga simple instruction na huwag niyong gagawin? Pag pinag-aaral ka, mag-aaral ka. Amen. Huwag kang maglakwatsa. Sa amin, mga pinakaloko-loko lang gumagawa nun. Pero meron pa rin nga. Buti kahit sa private, meron pa rin loko-loko eh. Kasi niloloko mo, nanay mo, tatay mo, teacher mo, di patong-patong na yon. Ano pa? Ano pa yung mga ganitong ano? Ano pa yung mga kasalanan ng ano? Yung titigas talaga ng ulo. Huwag ka magsinungaling, pwede ba yon? Pwede ba sundin yon? Eh, lahat naman naging sinungaling. Pero iba-ibang level din. Yung iba, at least yung iba, nahihiya. Ano ba? Yung purity nyo, mga young people, actually lahat tayo. Amen? Amen. Ano ba? Ginawa yung mga bagay-bagay para sa mag-asawa lang, sa kanila lang yon. Amen? Amen? Huwag yung pagtangkaan. Ngayon, kahit yung basta iisip lang, eh, ganun din yun. Eh, ngayon, sa totoo lang naman, minsan hindi ka talaga makaligtas pag sa isip. Pero yung physical, at least makaiwasan mo yun, di ba? Pabantayan mo yung sarili mo. Amen. Sa Panginoon, sa panalangin, sa magulang mo, pag tinatanong ka, nasan ka? Ba't mo tinatanong? O syempre, natawin kaya kita. Ba't mo tinatanong? Of course, gusto kong malaman. Amen. Unless ano ka na, 40 ka na, sige, bahala ka sa buhay mo. Amen? Amen. Yung ginagawa, pinapanood mo. Kaya minsan, ayaw tayong pagkatiwalaan. Kasi pag ganyan, ayaw mo pagkatiwalaan. Nakikita sa'yo, hindi ka mapagkatiwalaan eh. Lalo kang iigpitan. Tigas ng ulo ito. The bricks are falling down, but we will build you stones. Ah, ganun ha. Hindi mo ako pinahiram ng ano ha. Nagnanakaw ako, ang tigas na nun. Kasi sa ating iba, nagnanakaw ng ano, ng panahon, ng oras, hindi mo nagnanakaw ng pera. Iba nun. Iba, ang tawag ito? Sumasalise. Alam niyo yung sumasalise?
Tumatakas. Iba nagtatago. Tigas ng ulo. So, anong gagawin ngayon ng Diyos? Ganito yan, kahit yung magulang, imagine mo magulang na ilang sabi, huwag mong gagawin to, ito gawin mo, araw na lang. Anong gagawin ng magulang mo? Depende, yung iba kasi talagang ano rin, nanghina na rin, bahala ka na nga. Ang daming ganun. Tama ba yan? Mapapabuti ka ba kung hindi ka nawawarningan? Sa church na lang eh, ganun. Ibang preacher nagsawa ng ano, okay na yan. Kahit si pastor dati, ang higpit niya sa ano, sa damit, sa Bible, napakahigpit nun. Pero minsan, talagang dumarating yung ano, ako na, sabi, may stress ako niyan. Pero kailangan. So, anong gagawin ng Diyos? Doon na tayo? O kulang pa? Oh, ito ang gagawin ng Diyos ngayon. Eh, ang Diyos mismo, niloloko nila. By the way, kung magulang mo, niloloko mo, maka-Diyos ka ba nun? Representative na yan kung yung magulang mo, niloloko mo. Lalo ang Diyos. O, anong gagawin ng Diyos? At anong gagawin din ng tamang magulang, ha? Therefore, the Lord shall set up the adversaries of Rezin against him and join his enemies together. Ganito yan. So again, sa mga bansa nga, ang pinaka-problema naman nila yung pag may mananakop eh. Walang problema sana kung ano eh, walang nanakop, kung hindi nyo kaya magpayaman ng gusto, kung ano, Pilipinas. No, Taiwan ngayon ang inaano ng China eh. Minawarning yan, nasin talagang, oy! Walang ano ha, walang Taiwan, China rin kayo. Isang araw, sugurin na. Hindi sila, ano, hindi na tinatago yun. So, anong gagawin mo pagiging kayong Taiwan, di ba? So, lagi sila nagpapalakas, ganyan. Korea, ganun din. So, di ba, salit na magpaunlad na lang tayo, bakit ganun? Kasi hinahayaan ng Diyos yan. So ano yung mga problema sa atin na mga Kristiyano, kahit sa mga tao, kunwari yan, okay na yung buhay natin, biglang may kakasakit na matindi. Di ba? May mapipilayan. May matigas ang ulo, yun, magkakasakit, kung ano man yan. Yun. So, pero sabi dito, pansin ninyo, ang Diyos daw nag-set up. Nakita nyo ba yun? Ang Diyos ang naggumawa nun. Yung kalaban nilang isa, tsaka yung kalaban nilang isa, pinagsama! Kung sinong gusto magkaroon ng ganong problema, ay yung sakit, kaya ko yan. Eh paano kung nagkasakit ka ngayon, nawalan ka pa ng tabaho, patay ka na. Eh kung may tabaho, kahit paano, paghuhugutan ka. O kaya wala kang tabaho, pero may lakas ka naman, lahat kayo, wala nagkakasakit, okay yan, laban tayo, di ba? Eh paano kung nagkasabay? Iyak ka nun. Amen? Amen. And Diyos nga, ang Diyos na nag-set up, so anong gusto ko sabihin dito? Pag matigas ang ulo mo talaga, wala namang mangyayaring masama eh. Hintayin mo pa? Wala mangyayaring masama. Ano pwede mangyari sa mga katulad nyo, young people? Wala, di ba? Marami. Hindi ko na ulit sasabihin ulit. Pwede kayo magkasakit. Mawala ng ano. Yan, kahit pag-aaral. O kung disgrasya ka, o anong mangyayari sa'yo. Mawalang opportunity. Gusto mo yon? So yun na. So yung kalaban niya, si Rezin. Alala niyo pa si Rezin? Sino yun? The son of? Hindi, yung hari ng Syria. Okay? Yung Syria. Tapos yung sino yung taga-Israel? Si Pika, the son of Rimalaya. Di ba? So nangyari na ngayon, di ba? Natapos na natin. Pero sila yung hindi sila nakasakop. But anyway, sabi nga nun, just pagsasamahin niya yon, and then Syrians before and the Philistines behind. So may kalabang ka sa harap, may kalabang ka sa likod. Sorry, sa Israel pala ito. So hindi ito, ang magkasama, si Philistine tsaka si Syria. Okay? And they shall devour Israel with open mouth. For all this, his anger, ito na yung unang phrase natin, no? So pag ginawa daw ng Diyos yan, galit siya kayo sa inyo, kaya kayo papabayaan, kaya kayo makasakop,
Pero galit pa siya, ibig sabihin, hindi pa sapat yun. Ito na yung dahilan, bakit? Di ba, kahit ako, pag pinapalo ko na, okay na eh, at least napalo ko na. Okay na, at least, ganyan na siya. Tapos hindi na mayabang, di ba? Ito kasi mayabang pa eh. Kaya nakahanda pa siyang mamalo ulit. For the people turneth not unto him that smited them. Sa Tagalog, hindi salip na mag-sorry, salip na, o sige po, hindi namin gagawin. Sabihin, hindi siya nag-turn, sabihin, hindi nainig. Neither do they seek the Lord of hosts. Hindi rin sila naghanap. Bakit kaya tayo? Ano kayong pwede natin gawin? Anong dapat natin gawin? Anong pwede natin gawin? Salip na ganun, hindi. O yan ang gagawin nga ng Diyos. Therefore, the Lord will cut off from Israel head and tail, branch and rush in one. Sinasabi ko kanina, sino yung, ang hirap na intindihan, pastor, inaantok na ako. Mainig lang. Tayo kaya kayo? Kape? Ako nga, inaantok na rin, si Brad, oh. Mainig lang. So, ang gagawin daw niya, ang titigas ng ulo niyo, isa sa una niyang gagawin, kaya nga nabanggit po yun sa chapter 1, yung Restore Thy Judges. Kasi kung maaayos nga po yung mga leader, okay yan eh. May magagabay sa atin, makakabangon tayo. Ang problema, ang sabi ng Diyos, ang uunahin daw niya yung head and tails. Ang hirap mong intindihin ng head. Sino ba yung head na yun? Ayan, in-explain eh. Hindi mahirap yan. Kaya sabi nito, in one day, sabihin, the ancient and honorable, he is the head. Ayun, sinabi na. Sino yung head? Ito yung mga maayos, mga matanda, ito yung mga marunong dapat sa bansa. Kaso pag kinat off, yung sabihin patay, sino maggagabay sa bansa? Wala. Sino yung tail? Yung tail daw is, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. Ano po tate, head o tail? Siyempre head. Pero yung sabihin lang dito, parang naano ko, parang mais ba? Sino unahin mo? Yung mga dulo. But anyway, pag inuna na yung mga yan, ano na mangyayari doon sa matitira? Parang alam mo na yung mangyayari sa'yo, di ba? Yari ka din. So ito yung another strong point dito, ha? Bakit uunahin sila? Ito yung, again, baka nakapansin yung magkasabi, basta ba tinitira mo lagi yung mga false teacher, ganyan-ganyan, napakaano mo naman, nasabi mo loko-loko, ganyan-ganyan. Kulang pa nga yun eh. Kasi nga, sila po yung nangunguna, pag loko-loko sila, saan nila lilid yung tao? Do, sa kapahamakan. Yan yung sinasabi dito, for the leaders of these people cause them to err. Sa Tagalog, itong mga taong tong sila lang, hindi naman magkakagulo yan. Hindi naman nasa demonyo yan eh. Kaso may naglilid sa kanila katulad ngayon. Bakit yun ba? Tinatanggap yung bakla? Kasi nililid sila doon. Okay lang yan. Okay lang. Kahit hindi. Hindi mo matiderive yung ikaw lang. Pero pag mga loko-loko yung nanguna, sila yung magkokos o yung gagawa ng paraan. At bakit na magkakaganon? So, ang daming application nito, no? Obviously, ang pinaka-application niya, ano, umiwas ka doon. Pag alam mo, dilig, tas nagpapanggap, basta masyadong maanghang ano mo dyan, eh. Dito na lang ako sa iba na medyo lang. Eh, nakita mo yung compromise, kaya naman sinasabi. They will cause you to err. Di lang yun. Sabi dyan, they led, and they are, and they that are led of them are destroyed. Hindi lang basta na pahamak, nawala ng konti, destroyed. Oh, example na naman. Ano? Sa libutan, yan, yung mga bata, bakit napapahamak yung mga bata ngayon? Ba't ang lalandi ng iba? Yung iba, tanga-tanga, yung iba, bastos, yung iba, walang pakialam sa China daw, may mga kabataan daw doon, hindi na nagtrabaho, hindi na nag-aral, nag-ganyan na lang. Para sila nag-rally. Kasi lang pakialam sa future. Kasi wala eh.
problema rin ng gobyerno nila. Pero bakit ganun? Yung hindi naturoan, yun na nga yun. Talaga. I mean, di maayos mag-isip. Diba? Pagtatanggol pa yung mali. So, madi-destroy yan. By the way, maraming klase ng destruction po. Amen? Yung iba, kahit mayaman yan, sirang-sira na, ang hirap maligtas. Yan yung lagi natin illustration, ang hirap maligtas. Diba? Kaya nga, sa lahala-hala pala yun. Maganda, nakikita niyo pag sumasama kayong ganyan. Simple na yung kaligtasan. Ikaw, ligtas ka, alam mo paano yan. Titingnan mo yung mamang, ayaw tumanggap, mapaulit-ulit, mag-iisinungaling pa. Eh, alam mo namang alam natin yun. Diba? For example, na lahat tayo nagkasala, sinabi na, binasa na nga, inamin niya na nga nung una. And then, mamaya-maya, ay mag-ano lang doon, tsuk! Yung pride ba? Ay, naku, huwag mo tatanggapin. Ibig sabihin, mali ka. Ay, mali ka naman talaga. May na-destroy doon somewhere. Yes. Ng mga false teaching. Na supposedly, ang daling maligtas, ayaw. Ito na nga, balik ko na sa mga young people na naman. Di ba, ano yung mga young people na din sa inyo? Di nakapag-aral. Patay ka. Kaya ka pinaglalaban ng magulang mo. Amen. Alam nila yon. Tapos makikita na yung mga kabatch nila. Sirang si tarong may inggit ka na kaya ko rin yun. Mas matalino pa nga ako doon sa mokong na yun eh. Bakit ngayon sila yung ano, happy-happy, baka bakasyon. Kasi may ginawang tama nung ano. Ako hindi ko ginawa yun. Ngayon, ako yung nagsisisi. Gusto ko pang mangyari sa anak ko yun. Ito na po, no? Ito na. Didi-describe yung mga pwede mangyari sa atin. Pakinggan lang natin, ha? Nirelate natin sa sarili natin. Therefore, the Lord shall have no joy in their young men. Sabi kasi niya lagi, Brother Jace, pag nakikita namin ito, mga kabataan na naman, asaya namin, di ba? Lalo pag andun yung prospect na gagamitin ito ng Diyos, tapos nakikita mo na, pag ganyan na, oh, nagtisimba na, may memory verse na. Pero pag nasira yung ano niyan, ibig sabihin, biglang nag-drugs, o kung ano man yan, naligaw ng landas, biglang di na nakinig, di na nag-church, kakamustahin mo, sinungaling pa. O ano mangyayari doon? Hindi na nakakatuwa. Doon siya rin yung dating kinatuwaan mo, ngayon hindi ka nakutuwa sa kanya. Yun yung sabi dyan. Wala na, hindi na nakutuwa yung Diyos sa'yo, sa mga young men, na supposedly, may future na maganda. Wala nang future to, hindi na nakakatuwa. Neither shall have mercy on their fatherless and widows. Ngayon, nabanggit na, mawawalan to ng tatay, mamamatay yung tatay nito. Kasi nga, nasakupin sila eh. Tapos, supposedly, nakakaawa. Sino dito yung na malimos ng awa? Kaya minsan, pag malimos dyan, talagang hindi na nila lang. Minsan, naramdaman mo yung ano nila. Minsan, nakakaawa. Minsan, ayaw na rin yung pangkaawa kasi walang iba na. Hindi nakaawa. Nagsawa na rin. Ang hirap ng lahi ka nagmamakaawa, di ba? O sino naranasan nyo na ba yan? Di pa. Kaya minsan, kahit nga mga anak ko, inaaya ko silang magmakaawa eh. Kahit may pagkain dyan. Pag may ginawang mali, palibasa kasi kala nyo, dumarating lang yan dyan. Hindi na-appreciate. Ano pa? For everyone, ito na. Namagit natin kanina, di ba? Pride. Itong dahilan eh, kaya hindi sumusunod. Ang tigas ng ulo kasi ma-pride. Asa na ba yun? Ayan o. Oh. The same people po to. Itong mga prideful, stoutness of heart. Ito rin yung mga nasabi dyan, hipokrito. Kaya po yan, pag sasolwin ng ganun talaga yan, kaya minsan, ayaw, bahala ka na nga dyan. Pero pumunta tayo doon, gusto natin maligtas sila. Pero pag pinakita nila yung tigas ng mukha, sa ngayon, mga, yung tabi ito, minsan yung pride, hindi yan halata-halata, isa iba halata, di ba? Yabang. Oh, ano ba yan? Iba, hindi. Alam mo kami, ay mabait naman. Ayun, ma-prideful din yun. Oo. Oh, napaka-prideful nun. Alam mo, nanggaling kami sa church. Okay, alam ko yun. Oh, ligtas ka ba?
and an evildoer. And every mouth speaketh folly. So, puro kalokohan. For all that this, ito na nga. So, binanggit yung mga kasalanan, ha? Kaya ngayon, naiipon yung galit ng Diyos. At may panahon na sila pinarusahan, ha? Pero handa pa silang paluin. Gusto nyo ba yung ganon? Pero nakita nyo naman yung magulang yung ganon. Dapat nakikita natin lahat yung mga magulang. Alala ko si Aiden, maliit pa dati yan. Saan naman si Aiden? Bata pa yun nung nakikita kong tumitigas yung ulo. Kaya hindi ko inano yan eh. Natuto rin. Kasi hindi pwedeng akala niya tatay o loko-lokoin niya. So ganun din sa church. So yun na, nakailang is right and straight shield. Nakadalawa na tayo, no? But his hand is stretched out still. Galit na, nagparusa na, handa pa ulit magparusa. Bakit nga? Kasi for the wickedness burned as fire. Pwedeng title niya, no? Alam niyo yung wickedness? So yung dito nasunugan ng ano, mga precious ano, bahay niyo, nasunog. Wala pa naman sana. Eh pag ikaw nasunugan, sabi nga nila, manakawang ka na ilang beses, huwag ka lang masunugan. Kasi pag sunog, ubos yan eh. Diba, ayaw mo pinaghirapan mo yan, masusunog lang. Ngayon, imagine nyo yung mga pinaghirapan nyo ngayon. Sino dito ilang taon na sa church? Ang dami mo sakripisyo. O yung pastor, maraming sakripisyo sa'yo. Ang dami mo sakripisyo, lagi ako mag-church eh. Gising ako maaga. Sakripisyo ka na nun? Nakikita nga yung mga kulto dyan, ang gaganda pa ng bihis eh, yung aga pa eh. May mapagmamalaki yun, ha? Amen? Amen. Ito na. Kasi nga, kaya ayaw ng Diyos na pumunta ka dyan sa ganyang direksyon. Alam niya, nakikita niya na yung future mo. Yung wickedness na nasa iyo, hindi mawala yan. Anong gagawin niya sa iyo? Susunugin ka niyan. Hindi pa impyerno to, ha? Pero isa na rin yun. Imagine yung mga taong pwede naman tumanggap sa Panginoon, ayaw, sunog. Ito din naman kahit mga, by the way, people of God itong tinutukoy niya. Amen? Amen? Kaya applicable sa mga Kristiyano. Ito na, Kristiyano, ang tigas ng ulo. Ano? Alam na ng Diyos yun. Kasi sinasabi niya, hoy, tumigil ka na. Hindi mo titigil. Ganun yun. Kasi yan, yung wickedness. Susunogin ka niya na parang apoy. It shall devour the briars. Pag devour naman, parang ganun, lamunin din. And shall kindle in the thickets. Ganun din yun. Kindle, nag-aapoy. Sa atin, hindi kasi tayo nakakita. Pero nung nakakita niya ba yung nasunog yung California, yung sa Australia, minsan paalala niya sa akin. Naku, nakakatakot niya kasi sa Hawaii, lalo sa Hawaii, di ba? Sabi nila, tinira doon. Ano naman yun? Hindi mo yan. Paano mo papatayin yung ganong kalaking apoy? Sige nga, endong ka. Kaya nabanggit po yung forest dyan kasi ganon yun. Pag nagliliyab niya, ang lakas niyan. And they shall mount up like the lifting of a smoke. Yun na nga. Pag nakakita ka ng ang laki na, ang laki ng usok, ang laki ng apoy din doon. Di ba? Minsan, ipaano natin yan. Through the wrath of the Lord of hosts is the land darkened, and the people shall be as the fuel of the fire. No man shall spare his brother. Ito na po, ha. Kung hindi nyo pa nakukuha yung tindi nito, isa-isay natin. Galit ang Diyos! Yung land, ibig sabihin, yung kanilang bahay, yung kanilang bansa, kanilang town, iitim. Ba't may iitimin niya? Kasi masusunog eh. At sabi dito, the people shall be the fuel. So, ibig sabihin, hindi lang sila nagsusunog doon ng kahoy, yung mismo mga tao, yun ang sinusunog. Maganda bang pangitain yun? Pwede nyo i-apply din sa sarili natin. Yan, kunwari lang ha, si Ezzy. Kunwari lang ha. Naloko na si Ezzy. So, tigas ng ulo. Huwag kang magiinom.
Eh, anong inom, anong wag mag-inom, lalo nag-inom. So, doon na sa ginagawa niya, ayaw maalis, doon siya mapapahamak, yun mismo yung magkoko sa kanyang mapahamak. At di lang basta mapahamak, eh, paano idamay niya pati pamilya niya, di ba? Iba naman, sa pera naman, mangloloko ng tao, buti ko siya lang ang damay. May kilala kaming ganyan, di ba? Eh, pati yung pamilya, sinugo, doon yung anak nyo, ganyan. Naku, patay, ang hirap nun. Bayaran nyo kami! Eh, di nag, ano pa, nakakahiya, di ba? No man shall spare his brother. So, ganito po yan. Nakapansin nyo, katulad nung... Okay, di naman lagi. Pero ito kahit mga anak, kaya nga binibigyan ng komportable yung ano yan, di ba? Higaan. Okay, malaki na yung isa, kaya may sarili siyang higaan. Pero ang isang, ang mga tao kasi pag naghihirap minsan, tandaan nyo to, ha? Hindi lagi, ha? Kasi nga, pag ikaw marunong ka magtyaga, matalino ka, okay lang, mapagtyagaan yan. Eh. Pero isa sa mga cause minsan ng gulo, di ba, pag konti nga resources... Ito na yung, ito yung sinasabi dito, magkakagera. Wala kang makain, anong gagawin mo? Kayo-kayo magkakagulo. Kayo-kayo magkakaaway. At pag may gera na, may taggutom, anong gagawin mo? Diba, nabanggit din sa ibang parte ng sa Bible din, ganun din, lalo later pa to, no? Yung anak ko na, sino bang may maliit na anak? Yan, si Ate March, saka si Ate Joanne, nasa isang lugar. Di, wala tayong makain, ah. Yung anak mong kulit, oh, yan lang kainin natin. Nangyari sa kanila yun. Gano'ng kahirap nun? Pinarusahan ka talaga ng Diyos nun. Ito, nung panahon ito, winawarningan pa sila. Eh, tayo nga, ano pwede mangyari sa atin? Yan, bakit nang loloko yung ibang tao? Ba't nang loloko, eh, pwede nang magtrabaho? Kasi nga, sobo-sobo yung kasalanan eh. Yung pagiging sakim. Wala nang pakialam doon. Eh. Baka mabalitaan yung pastor. Anong pakialam ko sa pastor? Sino ba yun? Diba? Iba sa atin kahit paano, may takot pa eh. Pag ginanon mo eh. Iba, wala na. Kasi sabi nito, no man shall spare his body. Anong pakialam? Kapatid ko yan. Nakawang ko yan. Patayin ko yan. Ano pa? He shall snatch. Ito na yung kagutuman, no? Alam nyo snatch, diba? Magnanakaw. Pag nanakaw dito, nagnakaw na, gutom pa rin. Anong sabihin nun? Talagang wala nang manakaw rin. Imagine nung gano'ng kahirap to. Nanakaw din sa kaliwa. Pag nagnakaw rin kaso hindi satisfied, talagang wala na. Sinong gusto maghirap ng ganyang kahirap? They shall eat every man the flesh his own arm. Ay, gutom na ako. Kainin ko nga ito. Wala akong makain eh. Grabe, cannibal yung pastor. Yun na nga. Manasi, Ephraim, and Ephraim, Manasi. So, Ephraim and Manasi, dalawang tribe yan sa Israel, sa taas. So, sila-sila mismo, sila ay magkakagulo na. Ayun. So, patayan na. Siguro, makakaawa na tayo ng Diyos, no? Diyan, minsan ang Diyos gano'n naman eh. Pag nakakaawa naman ito, kawawa naman. Hayaan mo na, bigyan mo na ng tawag nila doon. Parang tigilan na natin, kawawa naman eh. Parang bata, umiiyak na, napalo na, matama na. Sana gawin na yung tama. Amen? Sana natuto na. Ang hirap nung palo dito, palo bukas, palo sa Lunes, Martes, lahat na araw-araw. Pero alam na natin po yung ano dito, ha? Again, ang title natin, But God's Hand is Stretched Out Still. Warning yan. Huwag na huwag yung isipin na okay na, pagod na ang Diyos mamalo, ha? Ngayon, yung mga magulang, isang ganun eh. Lalo sa panahon natin ngayon, merong mga, may mga movement ngayon na nagagawang tanga ang Diyos eh. Ibig sabihin, parang mali pa yung sinabi ng Diyos na huwag mo mamalo. Mamalo ka, sabi ng Diyos, paluhin mo. Sabi ng Diyos, kausapin mo lang. Maraming gano'n. So ngayon, yung mga magulang, yung mahina, mahina salita ng Diyos, susundin yun. Diba? Ano mangyayari? Yung mga kulit na prideful people, lalong magiging wicked.
Okay lang to, hindi naman ako... Natututo ba tayo o ano? Ano mga iniisip nyo ngayon? Mali siguro ang Diyos, no? Wag. Hindi, tama ang Diyos. Si pastor lang mali, mali yung interpretation niya. Sige nga, anong interpretation mo doon? Mayroon akong kilalang gano'n, pinabasa ko. Hindi, kailangan gumawa ka talaga. Diba? O sige, Ephesians 2:8. Anong ibig sabihin mo dyan? Ikaw mag-interpret. Wala. Ganun din sa atin. Pag uwi nyo, sa palagay nyo, hindi yun ang sinasabi dito. Yung narinig ko, ganun. Ganun daw yun, no? Sinaalalayan. Naalalayan daw. Yun daw yung sabihin, no? Sige nga. Ganun ba yun? Hindi, warning yan, eh. Para! Sana pag na-realize natin ganun pala ang Diyos, basta sa panahon natin ngayon, wala nang tagutong, wala na ba? Salamat kung sa place natin, wala masyado. Pero again, baka hindi mo na nakikita. Kaya nga, isa sa mga gustong gawin, na sinasama ko ito mga ito, pag-soul winning, kala mo, ganito lang ang buhay. Mamaya, may pagkain na. Lalaro ka ngayon. Hindi ka pagutong, kain na naman. Yung iba nun, maniwala ka, di ba? Nakikita natin. It's pag ang Diyos ang nagparusa, ba't kaya naging yung pinarusama sila ng Diyos? In a way, tayo mismo sa country, may nagtapat din kasi dito, salamat, pero yung iba, hindi daw makaawa ng Pilipinas, idolatry, yeah, katulad yan. Niloloko na tayo, di pa natin alam. Pag sinabihan mo yan, ito'y sinabi ng Diyos, galing siya sa idols. Hindi naman. Hindi lahat ha, kaya huwag din kayo titigil. Ba sa soul winning na? Sino ba na yung sasawa na dito ng soul winning? Actually, napansin ko, baliktad eh. Yung hindi pa nga masyadong nag-soul winning, yung parang madaling magsawa. Nakita nyo ba yun? Baliktad, diba? Kaya hanapin nyo yun, yung ganong klaseng bakit kaya si ganitong kapatid na bakasyon na lang, soul winning pa. Diba? Ba't kaya kasi mahal niya na yun eh. Alam niya yon, may reward sa langit yon. Maganda, yun ang gusto ng Diyos. Gusto, yun ang din ang gugustuhin ko. Di ba, magandang ano yun? Logic. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos. Maganda kaya yun? No, syempre eh. Eh, nakapagod eh. Di ba, pahinga ka, matulog ka ngayon. Ano pa? Sino dito walang takot sa Diyos? Siyempre, medyo may takot tayo sa Diyos. Salamat dito. Pero again, ha? Hindi ko alam. To what degree? Baka lalo yung mga bata kasi nagaplano kayo eh. Planuhin nyo mabuti yung buhay nyo, ha? Mga plano nyo sa buhay. Pag ako, nakapagtrabaho, alis na ako dito. Mag-i-excuse na rin ako katulad ng mga iba na, eh, busy ako. Eh, pagod ako, maglalaba ako. So, alam nyo na, kaya alam nyo na sanang ano yun, hindi yung tamang excuse. Amen? Amen. Okay, so tapusin na natin. So, ang title natin, But God's Hand is Stretched Out Still. Huwag kang papakasiguro na pagod na siya mamalo. Lalo pag tuloy-tuloy ka sa pride mo, sa wickedness. Consider natin alternative. By the way, sino dito ang magulang, sa palagay nyo, yung magulang nyo, ano, tawag dito, unreasonable. Kahit ang bait-bait mo, sipag mo, mapaluhin ka pa rin. So, sino dito ang ano, ganun. Natawa ko ngayon. San? Wala doon. Oo, oh, syempre. Sino pa naman? Oh. Hindi ako binibigyan ng ganyan eh. Huwag kang maghanap ng wala. Sino bang, ano ka ba? Jeff Rox ka ba? Tingnan mo, tumingin ka sa paligid mo. Anong gusto mo? Ikaw, lagi meron. Tsaka isa pa yung mga gusto niya sa buhay. Minsan, hindi mo rin alam kung anong, bakit mo gusto yan eh. Arang bata yan na minsan, gustong kumain, nasusuka na nga eh.
Gusto pa rin mag-swimming, namamantal na yung ano. Kumukulubot na yung ano. Oh, mahong ka na. Ayoko pa yun. Ngayon nga bata, diyo. Ganun tayo minsan eh. Nasabihan ka na ng wag! Umalis ka na dyan. Wag mong gawin yan. Ganun pa rin. Tuloy-tuloy. Ayan ha. God's hand is stretched out still. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na matuto na po kami, Lord. Hindi namin sinasabi na tuwa kami dahil lang loko-loko ng Israel. But nakita rin namin naman sa tamang aral, Panginoon. Nakita namin hindi po lahat sila ay nagkaganon. Marami rin sa kanilang tumalima, Panginoon, sa inyo. Pumunta rin, matuto. As a nation nga lang sila, hindi na-reject nyo. But still, ang dahil po nagtapat. So, nawa, i-picture namin sa sarili namin ganun, Panginoon. Maging matunurin kami. Maging masaya din kami, Lord, sa inyong gawain. Kung ano man yung pinapagawa nyo una, alamin namin. At malaman namin bakit ito maganda, mas maayos to sa amin. Ngayon, in the future, Panginoon, bakit ka masaya dito? Ma-appreciate namin bakit. I pray na gabayin yung bawat isa, especially mga people, Panginoon, nawa, huwag ma-develop sa kanila yung ganung pride na napakatindi, napakatigas ng puso, napaka prideful, Panginoon, nalalabanan nila, nilalabanan kayo, ang kanilang magulang, katotohanan mismo, nilalabanan, gumagawa ng dahilan. Lahat naman kami nakaka-pick up ng anong philosophy sa labas, but nawa, Panginoon, yung inyong salita ang aming galangin, taas, sundin, Panginoon. Alam po, Lord, again, patawarin niyo po ang bawat isa, Panginoon. I believe lahat kami may somewhere, may katigasan kami ng ulo. But, nawa, Panginoon, ay mali namin yung salita, Panginoon. Tumalima kami, Lord. Sabi dito, mag-turn na kami, Panginoon. Pag mali talaga, mali, huwag namin pilit. Dahil kayo pang marunong sa lahat. Kami po sumunod sa inyo, sigurado po na ako'y pagpapalain, maayos na buhay, future, Panginoon, masaya, satisfied na buhay, at mapayapa rin, parang last week, Panginoon, kapayapaan, hindi namin gusto ng mayaman kami ngayon, ang loko naman, later kami isuusigin, at I pray na, ilang po, Lord, again, patawarin mo sa mga kasalanan na nagawa na, pag nagawa na, gusto nyo mag-move on kami sa tama na. This time, Panginoon, piliin namin ang pagsunod sa inyo. Maging masaya kami sa inyong kalooban. At kung ano man yung kailangang pigilan, Panginoon, gusto na namin ng laging pleasure na yan. Tiwala kami sa inyo na mas actually mas maganda sa inyong kalooban. Huwag din kami paloko sa iba, kaya minsan kami naluloko, nakatingin kami doon. Sa halip na tumingin kami sa inyong salita at mga pangako, nakatingin kami sa iba, naiingit pa kami. Samantalang wala silang takot sa inyo at prideful pa sila, Lord. I pray again, patawarin nyo kami, tulungan bawat isa na magtulungan din kami dito, Lord, mga bago, Panginoon. Ay, salamat po sa kanila, kayo pong gagabay, gamitin nyo po kami, naging magkatisuran dito, Lord. Kayo po walain nyo, Lord, again sa so, mga salita, natututo kami at masaya kami dito. Ilangan po, Lord, again, kayo po na natin. In Jesus name pray, Amen, Amen.